Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video, ayan, so meron tayong quiz 6 about percent. So screenshot nyo muna ang 10 numbers, try nyong sagutan bago panoodin ang solution. Okay, so para nga pala sa mga gusto ng free reviewer, punta lang po kayo sa FB group na minamanage ko. Ayan, nawala. Ayun, so ayan yung FB group na minamanage ko, Civil Service Exam / Letter View for Mathematics. Punta po kayo dito sa files at makikita nyo na ang mga free reviewer natin for civil service and licensure examination for teachers. Okay? So tick nyo lang po ito, tatlong dot na yan sa tapat and then download. Para naman sa gusto nyong mag-practice, meron tayong mga mock test dito sa featured. May mga Google Docs dito para makita nyo agad ng mga scores nyo. So, marami na po yan. So, ayan, may letter viewer, 50 item math quiz, ayan, mga pang civil service yan. Ayan. So, balikan na natin ang ating problem. So, puro tungkol sa percent ito, 10 items. Conversion ng percent sa decimal, fraction, and so on. Okay, so let's start. Number one, 10 is what percent of 50? So, 10 is what percent of 50? So, sa ganitong type ng problem, ang ginagawa lang natin para madali ay idiretso na natin sa equation. So, ibig sabihin, word by word, isulat, i-translate natin sa equation. So, 10, isulat lang natin yung 10. Ang ibig sabihin ng is ay equal sign. Then, what percent? Ito yung hinahanap natin. Bahala na kayo kung anong gusto nyong variable. Okay? So, n na lang ang ilalagay ko. Then, of, sa percent, tandaan, ang of, ang ibig sabihin yan ay multiplication. So, 10 is what percent of 50? Then, just solve for n. Then, express natin ang answer natin in percent dahil percent yung question. So, to solve for n, just divide both sides by 50. Okay, so divide both sides by 50. So, yan ang value ng n natin. So, value ng n ay equal sa 10 over 50. Express natin in percent. Sa decimal or sa fraction, ito ay 1 over 5. Okay, so sa percent, equal lang yan sa, di ba percent means 100. So, para hindi na tayo mag-divide, gawin natin mag-multiply na lang tayo. Kasi pag sinabi natin percent, ibig sabihin yan ay divided by 100. So, yung 50, gagawin natin 100. Kasi sabi nga, percent means divided by 100. So, di ba yung 50, pwedeng i-times 2 na lang natin? So, times 2 ang 50, 100 na agad yun. Times 2 ang 10, we have 20. So, therefore, the correct answer is 20% para hindi na tayo mag-divide. Or, kung gusto nyo, i-divide nyo lang 10 divided by 50. So, same answer yan. 10 divided by 50, cannot be, no? So, add tayo ng isang 0. So, lagay ng 0 dito. 100 divided by 50, we have 2. 2 times 50, 100. So, 0 na siya. 0.2 convert to percent, so that is equal to 20%, same answer. Okay, so next number, what is 75% of 8,408? So, what? Ibig sabihin ng what ay number yon. So, lagay natin, X naman. What number yan is, ibig sabihin yan, equal sign. 75%, i-convert na natin sa percent, di ba 75%, that is equal to 0.75. Then, ang ibig sabihin nga ng of ay multiplication. Then, just copy 8,408. Okay, so multiply lang natin. So, multiply lang natin yan. Pwede tayong gumamit ng fraction dito eh. Kasi ang 75% or 0.75 equal yan sa 3 over 4. So, pwede nyo palitan to ng 3 over 4 tsaka nyo i-multiply para mas madali. Pero kung nakalimutan nyo na ang 75% ay 3 over 4, edi i-manual na lang natin, i-multiply lang natin. So, times 0.75, i-manual lang natin. 5 times 8, we have 40. 0 pala to, no? So, pwede na isulat dito, 40. 5 times 4, we have 20, carry 2. 5 times 8, another 40. So, we have 42. So, hindi kakasya pala dito, no? So, 7 times 8, we have 56. So, 0 yung kasunod. Lagi na natin yung 5 dito. 7 times 4, we have 28. Carry 2. 7 times 8 is 56 plus 2, 58. Okay, add lang natin. Hindi na kasya, no?
So, i-rewrite ko lang dito para malinaw. 420, 40. Then, naka-indent ito ng isa. 5, 8, 8, 5, 6. So, i-add lang natin. So, we have 0. This is 10. Carry 1. We have 6. Another 10. Carry 1. 12. We have 3. May 1 dito. So, 6. So, therefore, we have 2 decimal places. So, bilang tayo. 1, 2. So, 1, 2 nandito ang decimal natin. So, therefore, the correct answer is 6306, which is letter C. Okay? So, next na. Pero mas madali ito kung alam nyo yung 75% ay 3 over 4. O, mas madali kasi 3 over 4. So, we have 8408. So, madaling i-divide itong 8408 sa 4 kasi divisible lahat sa 4 eh. So, magiging 3 na lang siya. Tapos, 8 divided by 4, we have 2, 1, 0, 2. Ayan, mas madali. Kung alam niyo yung conversion ng percent sa fraction. So, ayan, pwedeng mentally na yan, no? So, wala namang i-carry to eh, no? So, ayan, 6, 3, 0, 6. So, yun na agad. Mas madali sa fraction, okay? So, number 3. 60 is 25% of what number? So, pwede ulit nating isulat sa equation isa-isa. 60, just copy 60. Is, that means equal sign. 25%, i-convert na natin sa decimal. Ang 25% ay 0.25. Okay? Ang of ay ibig sabihin ay times. What number? Di ilagyan nyo ng kahit anong number. Let's say n. Then just solve for n. Solve for n. So, i-divide natin sa 0.25 parehas. Divide parehas sa 0.25 para na-cancel na yan. So, therefore, n is equal to 60 over 0.25. Pero mahirap mag-divide ng decimal, no? Para hindi na tayo mahirapan sa decimal, nakakalito kasi yan, i-multiply natin both by 100 or simply move the decimal point. Sa baba, syempre, sa taas may decimal point dito, i-move din natin to. So, we have 6,000. Naging 6,000 na siya kasi move ng decimal, dalawang 0, and then over 25. Okay? So, tapos, ano na ang susunod dito, i-divide na natin. So, divide na natin. Divisible sa 25 parehas to, no? So, sige, mag-long division tayo. 600 or 6,000 divided by 25, we have 60 divided by 25, we have 2. Times 25, we have 50. Subtract, we have 10. Okay, bring down 1, 0. 100 divided by 25 is 4. 4 times 25, 100. So, ayan na siya. Just copy na lang yung isang 0. 240 ang tamang sagot, letter E. Okay, so next, what is 2.005 in percent? Okay, a conversion lang ito ng percent. So, pag nagko-convert tayo ng decimal sa percent, 2.005, convert sa percent. Pag magko-convert sa percent, ang gagawin natin, move lang natin ito dalawa sa kanan. Then put the percent symbol. Yun, move ng dalawa. Or ita-times lang natin sa 100. Or simply, move ng dalawang point papuntang right, then put the percent symbol. So therefore, equal yan sa 200, yung decimal, move ng dalawa, 200.5, and then put the percent symbol, 200.5%. The correct answer is letter C. Pabaligtad naman, kung percent naman, percent to decimal, edi move naman pakaliwa, tapos tanggalin ang percent symbol. Okay? So, letter C. Parang definition lang ito eh. Okay, so next, number 5. What is 37.5% in fraction? So, convert natin sa fraction. So, tandaan, ang ibig sabihin ng percent ay divided by 100. Okay? So, therefore, ang 37.5 ay i-divide lang natin sa 100 para makuha natin ang fraction. Then, lowest term, ano lang natin ito, simplify. So first, convert muna natin sa mixed number sa improper fraction itong ating mixed number. So paano gagawin 'yon? I-multiply lang ito. So 2 times 37. So anong sagot doon? We have 2 times 7, we have 14. 2 times 3, ayan, 70, 74. So 2 times 37 and then yung sagot i-add dito sa numerator natin, 74 plus 1. So that is equal to 75 over 2, all over 100. Okay, so tapos tandaan yung pag may complex fraction tayo, di ba, ganito yung shortcut. We have A over B
all over, ito yung mas mahabang denominator, C over D equal na lang siya sa AD over AD over BC. Yung dalawang dulo, product ng dalawang dulo over product ng gitna. Okay, so ito, 100 lang, pwede natin lagyan yan ng 1. So therefore, we have 75, imo-multiply natin dito. So 75 times 1 lang yan, over 2 times 100, yung dalawang gitna. Then lowest term lang natin. Lowest term, 75 and 100, pwedeng i-divide pareha sa 25. 75 divided by 25 is 3, 100 divided by 25 is 4. So therefore, multiply na natin yung natira, 3 times 1, we have 3. 2 times 4, we have 8. So the correct answer is 3 over 8, letter C. Okay, so another, what is 37 and 1/2% kaparehas nito in decimal naman? So in decimal, so i-convert lang natin ng 1/2. 37 and 1/2%. So unang gagawin, si 1/2 i-convert. Si 1/2 ay equal sa 0.5, okay? So this is now equal to 37.5%. Tapos, ano nga ba ang ginagawa sa pag-convert natin sa decimal? Tanggalin lang ito, tanggalin si percent, tapos si decimal point papuntang kaliwa. 1, 2. Nandito na ang decimal point natin. Siyempre, lalagyan natin ng 0. So therefore, the correct answer is 0.375, which is letter B. Okay? So 0.375, letter B. Next, number 7. What is 2/3 in percent? Yan, i-convert daw natin ang fraction sa percent. Again, paulit-ulit tayo, ang percent ay ibig sabihin yan ay divided by 100. So, convert natin si 2/3, ratio and proportion lang ang kakalabasan nito. Si 2/3 daw, i-convert natin sa percent. So, tandaan, ang percent ay ibig sabihin ng percent ay divided by 100. So, isosolve lang natin itong x. Okay, so percent means divided by 100. Just solve for x. So ang gagawin lang natin ay i-cross multiply. So cross multiply, we have 3 times x, so that is 3x equals 2 times 100. So that is equal to 2 times 100, 200. Then solve for x, divide both sides by 3. Okay, so yan na yung magiging answer natin. I-divide lang natin. Okay, so nasa choices na ba? So i-divide lang natin using long division. So 200 divided by 3, we have 20. Divided by 3, we have 6. Times 3, we have 18. Subtract, we have 2. Bring down 0. 20 divided by 3, another 6. Times 3, 18. Ang remainder natin ay 2. So therefore, ang 200 over 3 in fraction ay, in mixed number is 66. Ito yung quotient, 66. And the remainder, 2/3. Okay. Pero, 2/3 siya, x over 100. So, ibig sabihin yan, ilalagay lang natin yung percent dito. Dahil yung x nga natin, percent means divided by 100. So, equal siya dito sa letter D, 66 and 2/3%. Okay? 66 and 2/3%. Okay, so next, number 8. 18 is 10% of what number? So, isulat lang natin, word by word, i-translate. 18, isulat ang 18, is, ibig sabihin na equal sign. 10%, i-convert na natin sa decimal, that is 0.10 or simply 0.1 na lang, pwede na po nating hindi isulat yung 0 na yan. Next, we have off. Ang ibig sabihin ng off ay multiplication. Pwede nang hindi isulat si multiplication. Idikit na lang natin yung what number. Ano ba yung number? Let's say, ang number ay n. Okay, so therefore, just solve for n, just divide both sides by 0.1. Divide both sides by 0.1. So, yan na yung value ng n natin. 18 divided by 0.1. Nakakalito dahil decimal. So, gawin nating whole number by simply moving the decimal point one place to the right. So, may decimal siya dito. Move natin dito. Magiging siyang 180 over 1 or simply 180 na lang yan. Okay? So, 180 na lang. Bali, wala na yung 1 sa denominator. The correct answer is letter E, 180. Next, number 9. What is 50% of 16% of 25? So, pag 2%, so parehas din yan, huwag kayong malilito. So, hinahanap natin yung what. Ibig sabihin ng what ay kahit anong number. Let's say that is n. Ibig sabihin ng is ay equal sign.
50%, ibig sabihin niyan ay convert na natin sa decimal, that is 0.5. Again, ang off ay ibig sabihin ng off ay multiplication. 16%, so convert ulit sa decimal, that is 0.16. Another off, so another multiplication, 25. So therefore, ang gagawin lang natin ay i-multiply yan, tatlong numbers na yan. Okay, so unahin muna natin itong kahit alin naman, bahala na kayo kung gusto nyong unahin dyan. Okay? So, dito tayo, scratch na lang natin. 0.5 times 0.16. Parang mas maganda, nasa baba yung 0.5 eh, no? Kasi yun yung nag-iisa. So, unahin natin yung 0.16 dito sa taas. 0.16 times 0.5, we have 5 times 6, we have 30. 5 times 1, 5 plus 3, we have 80. Then we have ilang decimal ito. So ilang decimal tayo bilang? 1, 2, 3. So bilang tayo dito, 1, 2, 3 dapat. So maglagay pa tayo ng 0 dito. Nandito yung decimal natin. Lagay pa na tayo ng 0 dito. Okay, so therefore, ang sagot dyan ay 0.08. Okay? So 0.08, paliwala na tong 0 sa kanan ng decimal point kasi. Then i-multiply pa natin sa 25 naman. So i-multiply sa 25 ang 0.08. So therefore, we have 8 times 5, that is equal to 8 times 5, we have 40. 8 times 2, 16, plus 4, 20. Then, ilang decimal? Places tayo, 1, 2. So, we have, bilang tayo, 1, 2. Nandito ang decimal point natin. So, ang answer natin, decimal point ito. So, ang answer natin ay 2 na lang. So, therefore, the correct answer is letter A, 2 na lang siya. Okay, so, last number. We have 42 is 35% of what number? So, ayan. Isulat lang ulit natin sa equation. Just write 42 is equal sa inyo 35%. So, i-convert na sa decimal. 35%, that is 0.35. Then, off, that is multiplication. What number? So, the number is n. Just solve for n. So, divide both sides by 0.35 para makancel siya. Okay? So, tapos, ang n natin ay equal sa, convert natin to sa, again, decimal, ano to, decimal ang denominator. So, ang kailangan natin gawin ay i-move ito ng dalawa. 1, 2. Siyempre, itong 42, i-move din ng dalawa. So, magiging 4,200 ang numerator natin. 4,200 ang denominator natin ay magiging 35. So, ngayon, i-divide na natin. Pero parang mas madaling i-lowest term to, no? Pag ni-lowest term nyo, makukuha nyo agad eh. Pero sige, i-divide na lang natin manually. 4,200 divided by 35. We have 1. Pwede yung 42, no? So 1 times 35. We have 35. Subtract. We have 12 minus 5. That is 7. Ayun na, eksakto na siya. Bring down 0, 70 divided by 35. That is 2 times 35, 70. Ayan, 0 na siya. Bring down lang yung 0. Ilagay dito. 120 is the correct answer. Letter C. Okay, so that's all. So thank you for watching. And kung meron kayong question, i-comment nyo lang dito sa aking YouTube channel or sa aking FB group or sa Messenger. Ayan, so i-comment nyo lang kung meron kayong question para tatry nating sagutan lahat. So again, thank you for watching. Bye-bye and God bless. Good luck sa lahat ng mga nagre-review.